Thus Jesus came
ang Diyos ba ay nagmamalasakit? Hindi po limit sa inyo ang ating kalagayan, ang ating bansa. Mas marami pa po ang namamatay kaysa gumagaling sa coronavirus. At marami po kababayan natin na apektado na. Kaya bilang tao, pwede natin tanongin, nagmamalasakit ba ang Diyos sa atin? Ngayon, pag-aralan mo natin, ano? Ito pong kwento dito sa mga talatang binasa natin, they said, Master, carest thou not that we perish? Panginoon ang pahulugan ng Master. Huh? Controller, ibig sabihin niya, ala ka bang malasakit sa amin? Kami mapapahamak? Then, he faced the disciples. Ang sabi po ng Panginoon, asal ang inyong pananampalataya. Alam niyo po ba, mga kapatid, napakahalaga sa Panginoon ang pananampalataya. Kung hindi po mahalaga ito, bakit hinahanapan ang mga disciples ng faith? Matalang kasama po nila siya sa loob ng barko. Alam niyo po, kung pag-aaralan natin kung gaano mahalaga ng faith sa kalagitnaan ng pagsubok, ito po, kapatid, kung bakit mahalaga ang pananampalataya. Okay? Kapatid, bakit ka hinahanapan ng Diyos ng pananampalataya? Bakit hinahanapan ng Diyos ang mga disciples ng pananampalataya? Kasi mahalaga po ito eh. Ito, pangka natin. Faith determines what God can do for you. Yun po yung isa sa mga bagay na nagagawa ng faith o tiwala sa Diyos. Ano ha? Ibig sabihin, ang pananampalataya, siya yung mag-a-assist sa'yo. Ha? O tuturo sa'yo kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Diba? Sabi ng Diyos sa dalawang bulag, o sabi ng Panginoon sa dalawang bulag na nagmakaawa na makakita dahil bulag sila, eh yung kinausap siya ng Panginoon ng personal, kayo ba ay naniniwala na kaya kong gawin ito? They had sinabi mo na, ano? Yes, Lord. Tsaka po yung maksyon ng Panginoon nung sinabi po nila, Yes, Lord, tsaka umaksyon. Hinipo po ng Panginoon ang kanilang mga mata at nadilag ang kanilang mga mata. So, according to your faith, it will be done unto you. So, therefore, ang protection po natin, ang panalo ng Panginoon, pwede mong makuha yan, pwede mong matanggap yan. Kailangan ko dito yung faith. Kaya, let me establish the following there. Itingnan natin, nais kong ipatibay o ipaluwanag mabuti ang apat na sunod-sunod sa inyo na tungkol sa mensaheng ito. Does Jesus care? Number one, it is a matter of faith. Iyan. Ibig sabihin, verse 40, tingnan niyo po. Ha? Verse 40. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? So, mahalaga ang faith. Kaya, ang point number one natin, it is a matter of faith. Ang paksa po ng pananampalataya. Ibig sabihin, why it is a matter of faith? Ano? Ibig sabihin, a matter of belief that God can do all things.
Look at your Bible. Mark chapter 6,
verse 50. Okay? Mark chapter 6 and verse 50. For they all saw him were troubled, and immediately he talked with them and said unto them, be of good cheer, it is I, and be not afraid. Naalala niyo po nung isang pangyayari na ang Panginoon ay lumakad sa dagat. Nang ang mga disciples ay nasa kalagitnaan ng dagat at nakasakay sa barko, sumunod ang Panginoon sa pamagitan ng paglalakad niya sa tubig. Nang malapit na siya, nakita ho nila ang kanilang sigaw ay ito ay multo kung sa simpleng salita. Nag-trouble sila, natakot. At ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Laksan niyo loob niyo, ako ito. Ibig sabihin, nang sila po ay nakakita o nakita nila ang Panginoon na lumalakad sa tubig, ang laman ng kanilang isip ay punto o spirit. But ang sabi ng Panginoon, laksan niyo loob niyo, ako ito. Verse 51, tingnan niyo. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased. They were so amazed in themselves, beyond measure, and wonder. For they considered not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Tingnan niyo po ang pangyayari ito. Naranasan na nasaksihan na nila na ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000 katao dahil sa tinapay. Miracle na yun. Nakalimutan na po nila yun. Natumigas ulit ang kanilang mga puso. So, wala ulit sila sa focus sa kayo. Mga minamahal, ang point number two natin dito, it is a matter of focus. Why? Because the devil wants us to confuse about Jesus. Ibig sabihin, gusto ni Satan na ma-confuse tayo about God, about Jesus. Ha? Ibig sabihin, kapatid, in times of sickness, in times of problems and trials, the devil wants us to confuse our mind. So as believers, as a child of God, we should focus ourselves on what God said according to the Bible. Mag-focus tayo kung ano sinasabi ng Panginoon. Kasi pagka hindi ho tayo nag-focus kung anong sinasabi ng Panginoon, matatakay ka sa gawa ng devil. Gusto niya ikaw ay ma-confuse. Gusto niya ikaw ay matakot. Ano? Ibig sabihin, ito yung gawa niya. Pagkain niyo mabuti. The devil wants us to confuse about Jesus because Jesus is powerful. Ayaw ng devil na mangyari ito. Yung makalimutan natin ang Panginoon ay makapangyarihan. Kaya nang ang Panginoon o mga disciples nakita ho nila ang ginawa ni Jesus, nagtanong pa sila, anong klaseng tao ito? Pati yung hangin at dagat sumusunod sa kanya. So, na-confuse sila before. Nagtanong pa sila, anong klaseng tao ito? Bakit pati hangin at dagat sumusunod sa kanya? Ginoo niya ng gusto ni Satan. Ma-confuse tayo sa kung anong sinasabi ng Panginoon. Remember, ang ating mga mata, ang ating mga isip, o ang ating damdamin, sana huwag mahiwalay sa Panginoon. Pag nahiwalay ko, nalayo sa pangako ng Panginoon, sinisigurado ko sa iyo, mamumuhay ka. Okay? Tanda natin, He is the God of history.
According to the Bible, sabi ng Bible, before Abraham was I am. Bago pa lang si Abraham, nandun ang Panginoon. Ano? Kung bago pa lang si Abraham, nandun ang Panginoon, ang ibig sabihin niyan, hindi yan nagbabago ng kanyang pangyarihan. Yung salitang was I am, position niya po yan bilang Diyos. Never siyang nagkakamali. He is the God of events. He is the great I am. Huh? Nang sinabi niya, I am what that I am, sabi niya, ibig sabihin, pinapatunay niya kung sino yung Diyos, Diyos ng Old Testament at saka Diyos ng New Testament. Ibig sabihin, kapatid, siya rin yung Diyos ng prophecy. Ang sabi niya, I am Alpha and Omega. Sa iyong pasimula, siya pa rin ang katapusan. Mag-focus ka lang po ang siya sa iyo. Yung kanyang sinasabi bilang Diyos, never na mabawasan ang kanyang kapangyarihan. Natandaan natin, itindi niyo mabuti. Dito sa Revelation chapter 1, verse number 8. Tingnan nyo, Revelation chapter 1, verse number 8. Ito yung Panginoon. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, which was, which is to come, the Almighty. So makikita nyo, ako yung una at ang huli, sabi niya. Ako yung pasimula at saka ang katapusan, sabi ng Panginoon. Ako yung nakaraan, ako yung kasalukuyan, ako yung paparating na Diyos na makapangyarihan. So, ibig sabihin, pag tiwalaan mo yan, mag-focus ka. Pag nag-focus ka, kung anong sinasabi niya, lahat ng negatibo na pinapasok ni Satan sa puso mo, sa isip mo, mawawala yan. Focus ka lang kung sinasabi ng Panginoon. Kumbaga, patid eh, huwag kang mag-focus sa stress. Mag-focus ka kung sinasabi ng Panginoon. Okay, number 3. Okay? It is a matter of publishing. Faith, focus, and foundation. Mga minamahal, puro F po yan. Dito sa Matthew chapter 7, verse number 24, up to verse number 27. Hirin niyo po. Follow me as I read. Matthew chapter 7, verse 24, up to verse 7. Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which buildeth his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the wind blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth this saying of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built in house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Let me explain with you about these verses. Pakinggan niyo kung mabuti. If Jesus is your foundation of your life, ibig sabihin, ang buhay mo ay nasa sure na kamay. Ha? Ibig sabihin, ang buhay mo nasa siguradong kamay at nasa strong na kamay.
walang iba kundi ang Panginoon. Tatandaan natin, according to this verse, Jesus is a rock of my foundation, I will be firm. Katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay. Okay. Ang kanyang itinayong bahay mismo sa bato o gawa sa bato. Nang dumating yung unos o bagyo o baha, hinampas ang bahay na to. Hindi man nakiba, hindi man natinag, sapagkat ang bahay niya na itinayo, nakadepende sa bato. Ganyan din ang Kristiyano. Ano man ang tinuro sa inyo, ano man ang natutunan mo sa salita ng Diyos, pag ito'y in-apply mo, ibig sabihin, si Kristo nasa puso mo, ikaw na yung taong may matibay na pundasyon. Ang pundasyon mo walang iba kundi ang Panginoon. Okay? Lahat ng itinuro sa iyo, i-apply mo. Isa kang matalinong tao pag ginawa mo. So, ang pagiging matalinong tao pag ginawa mo ang salita ng Diyos, lahat ng pagsuko, kaya mong gawin o tanungin. Why? Sapagkat ang pundasyon ng buhay mo, walang iba kundi ang Panginoon. Okay? Sigurado, ito, magiging matatag ka sa lahat ng salot sa buhay. Problema, pagsubok, o maging ang sakit, kasalanan, o tukso, kaya mong labanan yan kapag si Jesus ang pundasyon ng iyong buhay. Remember, without Christ, we can do nothing. Without Christ, we can do nothing. Kung wala si Kristo, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, Jesus is the rock of our foundation. Huh? We will be firm. Manatili tayong matatag sa kalagitnaan ng salot sa buhay, sa kalagitnaan ng coronavirus, sa kalagitnaan ng problema, sa kalagitnaan ng crisis, trials, nananatili kang matatag because of Christ. Kilalanin mong mabuti ang pinaniniwalaan mo. Kapag ang diablo sinimulan kang tuksuhin, pag ang diablo sinimulan kanyang istorbohin, pwede mong sabihin, devil, lumayas ka sa isip ko. Because si Kristo ang pundasyon ng buhay ko. Kaya mong sabihin niya. Okay, mga minamahal, si Jesus ang ating confidence. I will be strong. We will be strong kapag si Kristo ang ating confidence. Mga minamahal, tatanda natin maging sa prayer mo, nagiging mabisaya kapag si Kristo ang pundasyon ng iyong buhay. Mag-focus ka lang sa Kristo. Gawin mo siya pundasyon ng buhay. And last, it is a matter of fact. Faith, focus, foundation, and last, fact. Ang ibig sabihin ng fact, truth, katotohanan. Tignan niyo po ang John chapter 8, verse 32. Okay? John chapter 8, verse 32. Tignan niyo po. John chapter 8, verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you, ano, free. Pag alam natin ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Pag alam mo ang katotohanan ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Because the truth is Christ. Because Christ is the Prince of Peace. If you have
Christ, you have peace. Yan po ang ibig niya sabihin niya. Okay. Ano po ang kahulugan ng fact or truth means freedom? According to this verse, sabi niya, if ye shall know the truth, and the truth shall make you free, means freedom. The fact are this. Pakinggan niyo mabuti. Ang katotohanan ay ito. Ano? The facts are this. God gave us His Son. None other than kundi si Jesus. Amen? Si Jesus siya po yung living word. Buhay na salita. Huh? Yan po yung katotohanan. For God so loved the world that He gave His only Son, only begotten Son, sabi niya, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So malinaw po na ibinigay ng Panginoong Diyos o Diyos Ama ang kanyang anak para iligtas tayo. Nangyari na ho yun, liligtas tayo. Ibig sabihin, sa yung buhay ng Diyos na pwedeng magligtas sa atin, yun po yung katotohanan na hindi po kayang balikin. Siya po yung living word. Okay? Pangalawa, God gave us His word. Walang iba kundi yung Biblia. Okay? Ang Biblia, ito po ay written words. Iba po yung living words at saka written word. Ang Bible, ito, salita na isinulat ng mga tao ng Panginoon. Okay, anong kagaguhan ng Biblia sa atin? Natandaan natin ang Biblia sa iyong manual ng buhay. Malalaman mo kung ano ang tama at mali. Ha? Ibig sabihin, ang Biblia nagtuturo sa iyo kung ano yung mali mo. Ang Biblia nagtuturo sa iyo kung ano yung tamang gawin mo. Ang Biblia nagtuturo sa iyo para gumanda ang buhay mo. Kaya ang Biblia, huwag naman sanang maniwalay sa buhay mo. Sa panahon ng crisis, lapitan mo ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng liwanag. Okay. And then, pangatlo, God gave us His church. Ibinigay ng Diyos sa church na ito. Hindi po aksidente nandito ka at member ka sa church na ito. Ito ay plan ng Diyos. Mahalin mo yung church na ibinigay ng Diyos. Suportahan mong mabuti ang kanyang anak, ang kanyang likod. Walang iba kundi ang pastor. Dito sa church na to, pwede tayong mag-send ng missionary. Sa pamagitan ng church na to, magpapatutuo tayo, mag-witness tayo ng mga kaluluwa. Sa pamagitan ng church na to, nag-pipray tayo. At sa pamagitan ng church na to, nagsisimba tayo. At sa pamagitan ng church na ito, nagbibigay tayo. Sa pamagitan ng church na to, nagkikirang bawat isa sa atin. Sa pamagitan ng church na to, meron tayong fellowship. So therefore, God, Christ, gave His life to His church. Kaya kapatid, mahalin natin ang church na ito. Sapagkat ang church na ito na binigay ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay una sa church. Kaya mahalin mo ang church na ito. Kung paano mo minahal ang Panginoon, ganun mo kamahal ang simbahan. Kung paano mo minahal ang church na ito, ganun mo kamahal ang Panginoon. Bow your head and close your eyes. Tayo po yung nakalangin. Kahilang Ama, maraming salamat sapagkat muli niyo po kaming binahaginan ng inyong mga salita. Salamat dahil sa inyong salita. Natututo kami, naniniwanagan kami,
tumitibay ang aming tiwala sa pananampalataya sa iyo. Bless niyo po ang bawat members na nakikinig at nanonood sa oras na ito. At patuloy niyo po kaming protektahan dito po sa coronavirus, dito po sa crisis na ito. Nihiling po ang lahat ng mga members ng iglesyang ito. Saan man sila naroon, ipunat nyo ang inyong kapagpalang kamay sa buhay nila para ang coronavirus ay hindi po papasok sa kanilang buhay. Dalangin ko po ang inyong banal at presensya, patuloy ipadama nyo po sa bawat nakakapagnig ng mensahe. Panginoon, patuloy pong dalangin sa oras na ito ang aming bansa. Bigyan niyo po ng katalinuhan ang aming Pangulo at ang lahat ng mga nasa opisya, ang aming gobyerno, ang aming mayor, ang barangay captain. Bigyan niyo po sila ng sapat na kakayanan kung paano po nila gawin ang kanilang tungkulin bilang authority. O dakilang Ama, hinihiling ko po ang favor niyo na ngayon po umaga, i-bless niyo po kaming lahat at lalo na po ang mga members na nakakinig kayo. Salamat po sa patnubay niyo. Salamat po sa kabutihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.